Pinatawa na makulong ng habang buhay ng Manila RTC ang 10 akusado sa pagkamatay ng hazing victim at freshman law student ng UST na si Horacio Atio Castillo. May tuturing naman ng pamilya na nakuha na nila ang hustisya sa pagkamatay ng kanilang anak. Erlo Bringa sa balita. September 17, 2017, nang maidak na lang dead on arrival sa ospital ang noy 22 anyos na UST freshman law student na si Horacio Atio Castillo III. Yan ay matapos sa mailalim sa initiation rites ng isang fraternity si Castillo bago makapasok sa isang fraternity. 10 akusadong nadawit na pang mga miyembro ng nasabing fraternity na sinasabing liable sa pagkamatay ni Castillo. Matapos ang 7 taong pag-aantay, ngayong araw ang naging hatol sa 11 akusado. Guilty ang naging hatol sa mga akusado, konektado yan sa paglabag sa amendment na Republic Act 8049 o ang anti-hazing law. 40 years imprisonment ang ipinato na sentensya sa 10 akusado na may penalty na reclusion perpetua. Bukod dyan, kailangan nilang magbayad sa pamilya ng damages na may kabuang 461,800 pesos. Bukod pa dyan ang 75,000 pesos na civil indemnity, 75,000 pesos moral damages, 75,000 pesos sa exemplary damages. Pinatawad din ito ng interest sa 6% per annum hanggang sa pagpinal ng desisyon. Ang pamilya Castillo may tuturing ng tagumpay ang pagkamit nila ng ustisya para kay Atio. Nanawagan din sila na mapanagot ang pamunuan ng universidad kung saan nag-aral ang kanilang anak, na mapanagot din ang mga namumuno noong nangyari ang hazing kay Castillo na bigong maprotektahan naman ang kanilang anak. The guilty verdict is a team effort. We all placed our 100% and we got our conviction. At this point, I would like to say that I'm holding University of Santo Tomas responsible for the death of our son. It has been proven that Aegis Juris has been practicing hazing. And it's time to check your policies and your laws in the school. We believe that UST should make changes. We are holding them responsible for what they did to our son. They failed the second parents. A big challenge to UST. And of course, well, one person would stand out. I have to say this. If there's one person na tumulong po sa amin, it was Senator Juan Miguel Zubiri. Tinulungan po kami sa laban na ito hanggang dulo. Ang Volunteers Against Crime and Corruption of VACC, may tuturing na tagumpay ito sa justice system ng bansa, maging sa naamyendahang anti-hazing law. Pero sa kabila niyan, victory for the present criminal justice system, buhay pa, the court has spoken, and we feel na ito yung tamang decision. So this is a victory for the Filipino people, the Philippine judicial system. Yan. Kaya masayang-masaya po ang VACC. Tayable po dito, hindi lang yung 10 nahatulan, but kung hindi, yung mga universities, colleges na dapat na-observe nila yung procedural na engagement para sa hazing. So I'm talking of the school, in this case UST, also yung mga officers. Sa kabila ng tagumpay na yan ng criminal justice ngayong araw, isang grade 11 student naman ang nasawi sa hazing sa Nueva Ecija. Para sa BACC, dapat pa rin anyang maamyendahan ang anti-hazing law para mas maging matibay pa ang batas at wala nang gumawa pa ng nasabing krimen. Nakakalungkot, and we must put a stop on this. Paano? Yung magulang, they will cry for years. But then, nakaka-alarma talaga. Bakit ganun? Parang nawala na yung fraternal brotherhood. So it is a call for the lawmakers now. Baka they can revise, amend yung batas na ito to make it a more stronger. Yung certainty of penalty, certainty of imprisonment, baka ma-deter yung future incidents of hazing.
Erlo Bingas para sa Matanag Agila, matatag, matapang, matapa. Maraming salamat sa inyo pong pagsubaybay sa Matanang Agila Primetime. Para malaman ang matatag, matapang at matapat na mga balita, i-follow lamang at mag-subscribe sa AtNet25 TV.